Samantala, walang naitalang namatay sa pagdaan ng bagyong Chedeng, pero naperwisyo ang ilang mga residente sa Ilaga, Luzon dahil sa malakas na ulan at hangin. Narito report ni Chino Gaston. Tanghali kahapon, malakas na ulan ang naranasan sa Benito Solivenza, Isabela, kasunod ng paglandfall ng bagyong Chedeng sa kalapit na bayan ng Dinapige noong umaga. Nasa 50 pamilya ang sapilitang iniliga sa barangay Yeban Norte. Madalas kasing gumuho ang lupa roon tuwing may malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan. Pero ang ilang residente, tumawid pa rin sa ilog. Pag malaki na yung, well, mamaya yung ilog, pauwin kami ng boss namin. Tatawid ulit kayo sa ilog? Opo. Hindi ba delikado yun? Hindi naman po. Ang ilan, isinakay sa rescue boat gaya ng mag-inang ito. Sana po matapos na yung tulay namin para hindi naman kami nahihirapan pag lumaki po ng ilog, lalo pag ganito may bagyo po. Nadat na naman ng GMA News ang ilang residente sa bayan ng San Mariano na sakay ng malalaking bangka. Sa bangka sila sumakay dahil hindi pa natatapos ang ipinagagawang tulay sa lugar. Bagaman may naabutan kaming taniman ng mais na pinadapa ng bagyo, ayon sa Public Information Office ng Lalawigan, wala pang naitalang casualty o anumang matinding pinsala sa pananim sa Isabela. Sa Kasiguran, Aurora, sinabayan ng brownout at malakas na hangin ang pagdiriwang ng Linggo ng pagkabuhay. Nanatiling makulimlim ang panahon na may panakanakang pag-ulan. Wala ng turista sa mga baybayin matapos silang maagang pauwiin ng lokal na pamahalaan kasabay ng pansamantalang pagsasara ng mga resort. Ang ibang residente, nauna nang pinalikas. Sa pagbisita ni DILG Secretary Mar Rojas sa isang resort sa Baler kaninang umaga, personal niyang pinasalamatan ang lokal na pamahalaan ng Lalawigan, mga negosyante, volunteers at mga sibilyan dahil sa ipinakita nilang pagtutulungan sa gitna ng kalamidad. Deliberate, no? Hindi patsamba, hindi barabara, deliberate. Ibig sabihin, pursigido at saka talagang may plano. Kahit panalugi ng hanggang 1,500,000 piso ang mga hotel, maganda raw halimbawa ang ipinakita ng Aurora na inuna ang kapakanan ng mga turista at bisita imbes na unahin ang kita. Kung anuman ang nawalang kita, one night, two nights, stay, etc. Tingnan ninyo bilang investment. Ngayon, makakapagsabi kayo at validated na inuuna talaga namin. Sa gawa, hindi lang sa laway. Sa gawa, inuuna namin ang kapakanan ng mga bisita o ng mga turista dito. Kahapon ng umaga, inalis na ang tourist ban o ang pagbabawal sa mga hotel na tumanggap ng bagong bisita habang may bagyo. Bago magtanghali kanina, nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na dating Bagyong Chedeng. Ang NDRRMC, wala pang natatanggap na ulat ng namatay dahil sa bagyo. Pinabalik na rin sa kanilang mga tirahan ang mga residenteng nauna nang iniligas. Chino Gaston, GMA News.